So hello, what's up mga ka-lives, and magandang araw sa ating lahat. So for today's video, let's talk about online lending application once again, no? And then I would like to grab this opportunity also para humingi ng pasensya sa mga solid subscribers natin na nag-aabang ng latest updates, and then meron na nagtatanong, pasensya na po kayo kung minsan lang po tayo makapag-upload ng videos about online lending application kasi medyo busy po tayo, and then nagkataon po na nanakaw po yung gadgets na ginagamit natin sa pag-vlog. But good to say na na-recover ko na lahat ng mga accounts ko, na change password ko na, pati yung ATM ko, napunta na ako sa bangko, so na-change password na lahat, no? Okay na, naka-move on ako, and then bagay lang din yan, gamit lang, napapalitan din, so nag-move on ako. So kung nababasa nyo yung title ng content natin ngayon, ng video natin ngayong araw, dahilan kung bakit hindi dapat matakot sa mga online lending application. So kung ikaw nanonood ng video na to, then takot na hindi mo alam yung gagawin mo, dapat mo tang tapusin tong video na to para at least kahit papano makatulong ako, maibsan or gumunhawa naman ng konti yung pakiramdam mo. Alam ko stress ka na, depressed ka na sa online lending application. So yun, tapusin mo to. And then kung bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, please do like, share, subscribe, then pag-hit na rin yung notification bell nang sagayin mo, notify po kayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin, especially usapang online lending application. And then mga ka-lives, no, gusto ko lang sa inyong i-point out, no, even though hindi ako masyado nakakapag-upload ng mga latest updates about online lending application, napakarami pong mga channel dyan nagbibigay ng review, background, negative feedback, ratings about sa mga OLA na alam kong very informative din, then makakakuha din kayo ng idea, no, especially kung problemado ka na, and then kung maglo-loan ka. So kasi ito yung pinakamahalagang bagay na dapat natin gawin, ano, alamin natin yung background, ratings or feedback ng mga online lending application na to, mapaligit man or hindi. So marami dyan, especially kay Ate Red, no. Dito, itong channel na to, ito talaga yung pinakaunang pinapanood ko kasi nakakakuha po talaga ako dito ng idea, no, na nire-relay ko sa inyo. And then Janitor, then Auntie Marcos. So itong tatlong channel na to, mga ka-lifestyle, ay guarantee, no, meron kayong makukuha mga ideas, tips na pwede nyong i-apply kung maglo-loan kayo, and then kung may problema kayo sa online lending application. Kasi bukod sa mga pinibigay nilang feedback na kanilang mga mga biktima, nire-review din nila yung background ng mga online lending application, no? So at least kahit paano makakakuha kayo ng idea sa kanila, no? So shoutout to sa lahat ng mga solid subscribers natin, no? So yun yung yun lang, tips ko lang sa inyo para kahit paano, kung hindi man masyado mabawasan yung problema sa panunood ng mga videos natin, meron kayong third, second option, okay? So yun, no? So kung nababasa nyo yung title ng mga ng content natin ngayon, title na content natin ng videos natin ngayon, dahilan kung bakit hindi dapat matakot sa mga online lending application, actually dati nagawan ko na to, no? So this should be far too. So bakit nga ba, no? Sa lahat po ng mga biktima ng online lending application, ano, na akala talaga nila wala nang solusyon, makukulong na sila. Tapusin mo tong video hanggang dulo kasi I guarantee may apply mo yung mga sasabihin ko or babanggitin ko ngayong araw, no. So again, kung may problema ka sa online lending application, tapusin mo tong video hanggang dulo. And then kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do like, share, subscribe, then paki-hit na rin yung notification bell nang sagayin mo, notify po kayo sa susunod na mga updates about the lending application na i-upload po natin. Bakit nga ba, no? Ano ba bakit hindi tayo dapat patakot? Unang-una, mga ka-lifestyle, no? Kasi yung mga online lending application, noon po yan sila sa violence or threats, no? Tinatakot nila yung kanilang mga borrowers, no? So bakit violence or threats? Kasi nga nasa batas po yan, no? Once na takutin natin yung borrowers natin, then meron tayong proof, matik po yan, pwede silang makulong, no? And then illegal threats, yun na nga, illegal threats, tatakutin nila lahat ng pananakot, style or strategy, no, para lamang
makabayad or makakolekta sila sa kanilang borrowers. Then, abusive language. Ito yung common na talaga na, karaniwan na talaga na, always na talaga ginagawa ng mga online lending application agent, no? Mumurahin sa text. Kung hindi man sa text, sa call, bubungad kaya agad sa'yo yung pagmumura. So, kadalasan kasi nasa text kasi, babasahin mo lang, minumura ka na, no? So, yun, ano? And then, ito yung pinaka kinatatakutan na lahat, no? Yung public shame. So, ano ba yung public shame? Yun yung pag-post, hindi man yung mga information na nakuha nila sa'yo is, highlights talaga dito is yung ipopost daw yung picture mo. So, meron lang ganito nangyari, no? Pero hindi ko, dito sa amin, sa area namin sa Mindanao, wala pa akong nababalitaang tao or borrowers na na-post talaga sa social media. So, take note, para hindi kayo matakot, ano, yung pagpo-post sa social media ng mga online lending application agent or staff, once na pinost yung picture nyo, hindi po yan nagtatagal, no? 1 to 2 days lang po, ay guarantee, hanggang 1 to 2 days lang yung picture na pinost sa'yo. Kasi bakit? Sign of harassment yan. Naka-hide po yan ni Meta. Hina-hide po yan ni Meta. And then, 1 to 2 days, dinidelete din yan ng uploader, no? Kasi pwede siyang ma-takedown. So, kasabihin na natin dami yung ginagamit niya, pero iti-takedown pa rin yan ni Meta. Hina-hide yan, no? And then, hindi mo yan makikita. Especially kung binlock mo, naka-private yung account mo. Friends mo lang. Pero, in the end of the day, alam ko, mas paniniwalaan ka nung mga friends mo kung pinaliwanag mo ng maayos. No? So, wala kayong dapat ikatakot if ever na ma-post kayo. No? Yun lang, no? So, again, wag po kayo matakot sa ganong klaseng strategy. So, false information, ano? So, yung false information, sasabihin na may reward, then, yun na nga, tatakutin yung mga borrowers mo, sasabihin na may reward ba itong taon to kung sino yung makakapagturo. So, yun yung false information, tapos sasabihin na mahigit 200,000 yung nautang mo, 100,000, ganun paraan, ano? So, false information na yun. So, yun yung mga strategy ngayon ng mga bagong online lending application, ano? So, unreasonable contact. So, pag sinabing unreasonable contact, yun yung mga contacts mo na tatawagan kahit, halimbawa, madaling araw na, gabi na, tatawagan, titeksan. So, hindi talaga makatarungan yun. So, sa batas, pwede silang makulong sa ganung sistema ang ginagawa nila, no? So, I hope naintindihan yung mga sinishare ko sa inyo para at least kayo paano hindi kayo matakot sa mga online lending application. And then, harassing contacts. Ito yung pinakamalalang ginagawa talaga ng mga online lending application nowadays. Ito kasi yung second option nila, no? Second option talaga nila yan pag di na nila nakokontakt yung borrowers nila. So, second option. So, harassing contacts. Ano yung ibig sabihin ng harassing contacts? Siyempre, tatakutin, no? Una, tatawagan nila yan. Tatanungin kung kilala ka ba. So, yun. And then, second day, pag sinabi mong hindi, tatawagan ka pa rin hanggang tatakutin ka na hanggang sasabihin nila na ikaw na lang yung magbayad kasi ikaw daw yung nalagay as a reference, no? Which is, hindi naman, no? Kasi, alam naman natin yung mga online lending application company, kahit hindi mo nilagay yung reference, tatawagan nila yan. Kasi inalaw natin sila na ma-access lahat ng contacts natin, so posibleng tawagan. So mag-expect kayo na kahit hindi contacts na nilagay nyo doon is natawagan, so expected na yan. Gagawin nila yan, no? Kasi inalaw din natin sila during pag-upload natin or pag-download natin ng apps. So, yun yung mga dahilan, ano, kung bakit hindi dapat tayo matakot sa mga online lending application, ano. Kasi, wala, hanggang dyan lang po talaga yung mga nare-receive yung text, pagbubanta, whatsoever, hanggang dyan lang yan. So, hindi naman sa
kumbaga kinukonsinti ko ang iba na hindi magbayad, no. So, siyempre sinishare ko lang din yung mga ways para hindi tayo matakot. I mean, hindi matakot yung mga biktima. And then, I'm not a legal counsel, no. So, wala akong katayan sa gobyerno. I'm just an ordinary person na, of course, naging biktima rin ng online lending application na nagkataon talaga na nagkataon lang talaga na alam ko lahat ng mga gagawin para kahit papano maka-move on kayo sa mga problema nyo sa online lending application. Again, wala akong katayan sa gobyerno. Hindi ako abogado, hindi ako attorney whatsoever na maraming alam dyan na nag-invento lang. So, lahat po ng mga pinagsasabi ko dito, opinion ko na based sa mga documents na binabasa natin, ano, na alam ko naman talaga na makakatulong. Then, yun lang, no. So, once again, this is Marky Lifestyle. Kung may problema kasi kayo sa mga online lending application na akala nyo the end of the world na, wag po. Mali po yung ganung mindset, ano, kasi lahat po ng problema is nasusolusyonan. So, nagkakabulo-bulo na, ano. So, yun, once again, please, malapit na po tayo mag 20,000 subscribers. Yun lang po talaga yung request natin, yung pag-sub nyo. So, yun lang mga ka-lifestyle. Hanggang sa muli, please keep tuning sa ating channel kasi marami pa tayong mga pasabog, marami tayong mga updates about online lending application na makakatulong sa inyong problema. Peace!